sa may pera ka. Go! Go! So, hello sa mga nag-aabang sa real estate Pililia. Discarding people, come join me as I tour you around. We are now here in Masinag. Ito yung improvement na ginagawa ngayon sa ating gobyerno. Ang ganda, no? Almost done na. I think by 2021, ano na siya, magagamit. I'm going to Antipolo Medical Center to get some documents from my pija, from baby's pija. So, nakita ko itong location na ang ganda. So, I show it to you. Para makita doon sa mga nag-property hunting, yung mga nag-iisip kung saan bibili ng lupa, hindi naman lahat pwedeng mag-travel dito or may time, minsan yung iba busy at we accept na ang iba sa YouTube na nakadepende ngayon kung kailangan nila ng mga information. So this is the intersection in Masinag. I'm quite familiar with this place. So I'm here at Masinag intersection. So wala yung mga tarpaulin kasi katatapos lang ng bagyong Ulysses. It's just second day. Yesterday kasi hindi ako umalis kasi I'm sure naka-close pa lahat dahil katatapos lang nung Ulysses. So, gumagana siya. Surprisingly anyway, yung lift, how you call it? Pupunta ako doon. Papagod eh. Ingat. Ang ingat. Diba? Diyan nung MRT, LRT, Makinat. Nandiyan? So, maga na ba? Huwag na pabilya. Yeah. Then we're going Marikina, we're going Cubao, we're going Antipolo, Sumulong. Ganda, no? So, galing ako doon, tapos nandito na ako. Since I'm going to Antipolo, since I'm going to Marikina, for the title of the land. I have two face masks. I'm going to the office of Santa Lucia to sign the document of the title of the lot.
OTD. Ganda ng shop na to, mamaya punta ako. So here is the color. So, andito ako ngayon sa DV Mart, dito sa Antipolo. Mamimili tayo ng panregalo sa ating mga mahal sa buhay. Samahan nyo ako. Para siyang Divisoria, kompleto siya. Gusto kong pumupunta dito kasi medyo affordable. Hindi na kailangan pumunta ng Divisoria. So, mga hindi nakakaalam, mayroon na po tayong DV Mart. They call it DV Mart. Ang pangalan niya is 167. Abang sa real estate Pililia, mag-update ako konti. Ay na marami yung nag-aabang sa update. Marami talaga inquiry doon, sayang. Pati ako nanghihinayang. Umaasa din talaga ako doon na kikita ko ng malaki, but I can't do anything. And sad to say na yung last update ko sa development ng lupa na inaabangan natin, is hanggang ngayon hindi pa naayos din. I thought it will be okay soon. And sabi nung nag-update sa akin, yung pinagtanungan ko, nagka-problema yata yung developer sa may-ari, kaya hindi pa siya naaayos. I don't have the details at hindi ko alam exactly kung ano yung problema, but yun yung update na nagka-problema yung developer sa may-ari. So, wala kaming magagawa doon, let's just wait and see. Even yung mga secretary, mga broker, naghahanap na rin ng ibang trabaho kasi sa tagal walang real estate na maibenta ngayon sa Pililia. So, kasi sobrang nag-boom talaga yung real estate sa Pililia. I think the developer now are busy developing the place. Anuhin nila yun, i-develop. Magkatapos nila ibenta, i-develop nila. Magdaming ayusin din ng mga paperwork. Busy sila yata dun. So far, as of now, wala akong lote na may offer. Walang income ang mga agent ngayon as of today. Malungkot! Walang komersyo. Walang commission. Sabi nga ng yung iba kong mga kasamahan, yung mga agent, kaku agent, taggutom. But they are selling other properties naman sa ibang locations, sa ibang lugar, like pero sa Pililia. Mabenta kasi yung Pililia kasi mura at saka zero interest. Kaya ang hanap talaga ng tao ngayon ay yung sa Pililia. Saka pa kasi yung bagong development, kaya maraming naghahanap doon sa ibang lugar. Murong Teresa, medyo
ano na siya, develop, ano na, may mga tao-tao na talaga. So, wait na kung kailan magkakaroon ulit ng lupa yung mga developer. Hopefully, maayos yun. Kasi ang laki nun eh, stars pa naman. Baka ibang developer yung nakakuha. Mas okay yung price dito sa developer. Kaya congratulations sa mga nabili. Congrats sa mga naka-avail agad. Ganun talaga pag ano, numura. Sa may pera ka. Go! Go! Lucky. We get, nakakuha kami ng isa dun para sa kapatid ko. 110 square meter. Okay na rin yun. Pwede na rin yun. Kasi pag-anohan namin yun, farm. Magtalim-talim ko kami dun sa sarili namin. Lalo na ngayon. Diyos ko, grabe yung gulay. Bumili ako na. Namaling ka ako kahapon. Yung repolyo, 1/4. Diyos ko, nasa 35. Yung 1, masyado. Parang hindi mo na ako kakain ng gulay yata ngayon. Kasi nga, dahil siguro sa bagyong Ulysses, taghirap. Hirapan ng supply kahit saan. Ang laki kasi ng pinsala ng Ulysses, grabe. So, yun ang gagawin namin doon sa farm namin. Okay na, magsarili kaming tanim. Kasi isang tricycle lang laman mula dito sa amin hanggang sa Pililla. So, it's a good buy for us. It's a good choice, good decision na kumuha kami doon. Kaya if I'm living around here, you drive away from Pililla Rizal and then nasa Maynila, Caloocan, Pasig, I would get some farm in Pililla tapos maglagay lang ng isang tauhan na mag-aalaga or magtatanim, then swilduhan, then yung lahat ng makukuha doon is yung pang sarili at saka yung iba pang benta-benta. I think okay na yun. Sa panahon ngayon, hindi mo masabi, no? Ang unpredictable, hindi tayo umasa sa porket may nabibili sa palengke kasi tinsi ngayon. Ang hirap, kahit sibuyas, 12 pesos. Kamatis, 10 alabang. Meron akong mga stock na nag-advance akong bumili. So, hindi mo pa rin masabi. Kaya kailangan talaga yung ngayon my farms. Let's wait and see na lang. But I think it will not be the same price as last time na marami nang nakakaalam tungkol sa farm lot sa Pililla Rizal. I think their price will be more expensive, higher than before. Pag ako naman developer, ganun naman din talaga ang gagawin ko. Tataasan ko yung presyo lalo na pinag-aagawan. Ang dami kong buyer doon na naghihintay. Super dami. Lalo na mga OFW. Meron ako doon buyer na 5 lots sana yung bibili niya. Pero lagi siyang nauunahan doon sa location na gusto niya. Tapos hindi naman siya willing lumipat sa ibang... Gusto niya talaga doon sa location na napipili niya. So now, wala na. Talagang nagkahirapan, nagkaubusan ng lote. Like 2 times, 2 to 3 times kami trinay na ipasok yung gusto niya. Pero minsan kasi nakukuha yung gitna, yung kabila. So pag nakuha na yung isa doon sa gusto niya, wala na, ayaw na niya. So, kaya ngayon, wala na rin. Talagang goodbye lote sa Pililla Rizal. Wala pa akong kaayos-ayos, kakagising ko lang. Gusto kong tapusin yung video na to. Kasi yung data ko, sayang. Gusto kong mag-upload agad ASAP. Ayaw ko na mag-update ng mag-update kasi nagmumukha akong sinungaling. This will be my final update at as of now. Mag-update siguro ako kung mayroon na siya talagang nakikitang liwanag na magbebenta na okay na siya. Ngayon, yun ang alam kong nangyayari. Kaya maasa din ako na by this December or November mag-okay na kasi sila release dati August 8. Pero hindi naman natuloy. Iba naghihintay. Tapos yung video ko kasi continuous pa rin yung viewer. Almost every day, views ng 50 views. So marami pa rin talaga nag-inquire. Ang problema, wala na lote. Lalo na ngayon, after nag-Ulysses, grabe. Ang daming na naman gustong lumipat Rizal area sa Pililla. Lalo na dito sa Antipolo. Intensive na yung lote dito. Ano na siya. Ngayon, yung Antipolo, parang ang taas na. Kaya urong-urong na tayo na sa Baras, Murong, Teresa, Pililla, ganyan. Kaya ang Pililla talaga ngayon is super hot. Hindi ko in-expect. But I know, lahat naman ng properties, gano'n naman talaga ang patutunguhan na. Yun nga, maganda nga talaga pag maaga mag-invest. I'm super happy. So, yung mga anak ko, nakuhanan ko sila. May mga binabayaran ako na, like sa Baras. Yung Baras anyway, maganda din siya kasi kasunod lang siya ng Antipolo. Maganda din mag-invest dyan. Kaya lang, medyo mahal na rin kasi katabi lang siya ng Antipolo. Hindi siya ganun kalayo mula sa Bao. Yung mga dyan, naglalot hunting or property hunting, yan. Magandang investment yung lugar na yan. Sabi nga ni Jason sa yung reporter dati, mag-i-invest ka sa lote, yung titirahan mo pang habang buhay, yun yung mga dapat mong i-consider. Kung catch basin yung location, tapos kung accessible, crowded, or yung lugar na ideal for you to stay for, yung pang talaga, pang long term na pwedeng tirahan, isa yun sa mga dapat i-consider sa mga naghahanap ngayon ng properties or lupa. So nakita nyo naman yung progress yung video earlier. Yung MRT, Antolan dati, na-connect na siya to Santa Lucia. Santa Lucia is, I think, will be one station. Then, after that is Masinag. Masinag is already considered Antipolo area.
Then after that, Masinag to Antipolo. So, di ba? Then after that, maybe Antipolo to Baras. Kurong, dire-diretso na yan. Hopefully. I'm praying for it. Let's pray for that. So, ang ano na, di ba? Hindi na siya malayo. Accessible na siya. Yung iba sabi, ang layo daw. Pero if you, kapag napuntahan, pag, lalo na pag naging okay yung MRT dito, super, very accessible na siya. I'm sure yung real estate, yung mga properties dito, magtataas na naman. Lalo na dito, nung nagbagyong Ulysses, yung mga bahay dito na bibenta, kagaya dito sa akin, yung bungalow lang siya. Around 1.8 benta mo to 2 million. Ngayon, naging 2.5 million yung presyo. Nagbenta kasi dito, sa corner lot pa yun ha, corner lot. Tapos hindi naman siya nirenovate. If yun talaga yung hitsura niya nung binili. Na benta siya ng 2.5. So, imagine yung presyo ng properties dito. Super, oh my God. Talagang worth it. Yun ang napapansin ko pag may mga nangyayaring bagyo. Mga baha, kagaya nung Undoy. Yung recently, yung Ulysses. Talagang naglilipatan sila ng Antipolo. Naglilipatan ng Rizal, Baras. Ang lakas din nung bagyong Ulysses, ha, anyway. Kasi dati nagbagyong Undoy. Hindi ko siya naramdaman. Nakikita ko lang siya na malakas yung ulan. Pero, Undoy talagang rinig ko yung yung parang nag-shake na sa sobrang lakas niya. Grabe, no? Yung bagyo ngayon, palakas ng palakas. Kaya talagang pag bumili ka ng property, yun, i-considered mo rin talaga yun. It's okay. Medyo malayo sa at least hindi ka naman magkakaproblema na lahat ng na-invest mo, lahat ng properties mo, like mga gamit sa bahay, that in one click, lahat yun mawawala. Lahat yun parang maglalaho, mag-umpisa ka ulit sa umpisa. I know there's no permanent naman, pero let's be realistic. We still have to live. Tapos may mga anak tayo, mga apo, so be very wise in investing. Dati yung problema lang natin, paghanap ng mabibili, hanap ng yung pera, pambili. Now, kailangan na natin problemahin pati yung location. Yung ang dami na natin kailangan i-consider sa ngayon sa pagbili. Hindi lang yung dapat intindihin natin yung pera tayong pambili, kung saan bibili. Marami ng consideration na dapat gawin na ngayon. Paiba ng paiba yung mundong tinitirahan natin. Siguro dahil na rin sa climate change, ang daming nangyayari. So, yeah, we have to live with it. Naputog ng hingi ng pagkain muna ko. Kaya magluluto muna ako habang nag-vlog. Luto akong pansit canton. Yan. This is my dirty kitchen. So, yun muna yung update natin. Sana na-update ko kayo. Pag may bagong update, saka lang ako muna mag-update. Kung confirm, let's just wait and see and then itabi nyo na lang muna yung pambili nyo para i-cash nyo. Yun muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Hit the like and notification bell para updated kayo sa sunod kong video. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!